At ang focus natin ngayong araw na ito ay paano matamaan yung ating upper chest, middle chest at saka lower chest. Okay? Through push-up. Mga tol, magandang araw po sa ating lahat. Lalo na sa aking mga kaibigan na nakilala ko sa social media. Maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe ng aking channel. Thank you so much. At bago pa lang lahat, sinashout out ko yung aking kaibigan din si Emil Cabato from Bulacan. Tol, magpapashout out sa akin eh. Kumusta kayo dyan, tol? Ingat kayo. So, ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang pag-exercise. Alam niyo mga tol, importante din sa atin ang pag-exercise. Sa una kong vlog, ang pinag-uusapan natin is yung paano kumita ng pera. Okay? Cryptocurrency. So, ngayon naman, exercise naman tayo. Importante kasi sa buhay ng tao, mga tol, dapat talaga mayroon tayong pag-exercise. Okay? Huwag nating iwala yun sa ating sarili. Kasi hindi naman pwedeng puro lang pera yung iisipin natin. Dapat pantay-pantayan. Dapat marunong tayong mag-alaga sa ating sarili. Dapat mayroon din tayong exercise. Okay? Ngayong araw na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-exercise sa bahay na wala tayong ginagamit na dumbbells. Na ang ginagawa natin is push-up lang. Pero, ang tinatamaan natin is yung chest natin. Dapat ang focus natin ngayong araw na ito ay paano matamaan yung ating upper chest, middle chest, at saka lower chest. Okay? Through push-up. Ganun po yung gagawin natin. So, mag-upisa tayo sa upper chest. Ang gagawin natin sa pagpo-push up na ang tinatamaan is yung upper chest. Ganito yung gagawin natin. Ito yung tinatawag na incline push up. Okay? Ganyan yung gagawin. Ang tinatamaan dito mga tol is yung upper chest. Ganyan yung nangyayari. Tinatamaan niyan is yung upper chest. Ayan. Yung pangalawa nating ituturo is yung middle chest na naman. Ito naman yung ginagawa sa pagpo-push up na ang tinamaan is yung middle chest. Okay? Ayan. Dapat flat lang siya, diretso lang yung push up mo. Ganyan. Middle chest ang tinatamaan niya mga tol. Ayan, middle chest ang tinatamaan yan. Ganyan yung pagpo-push up na ang tinatamaan yan is middle chest. Okay? Yung pangatlo naman, ang gagawin natin is yung lower chest. So, ang tinatamaan naman ng ganito naman yung pagpo-push up na ang tinatamaan is yung lower chest. Ayan, dapat naka-decline push up ka. Ayan. Decline po sa pian mga tol. Dapat ang tinatamaan niyan mga tol is yung lower chest. So ganyan. So pag gumagamit din tayo ng dumbbells, ganito din yung pagkakaiba noon. Hindi naman pagkakaiba, pagkapareho pala. Ganito yung ginagamit mo pag nagda-dumbbells ka na tinatamaan is yung upper chest. Ganito naman siya. Ayan. Okay? Ano pa rin siya? Incline ka pa rin. Gamit mo yung dumbbells. Ayan. Ayan yung upper chest ang tinamaan.
So, ang middle cheese naman, naka-flat lang yung ano. Kaya naman, tinatamaan naman yung middle cheese mo. Ayan, ganito naman yung ginagawa. Ang middle cheese, ayan. Gamit ang dumbbells ah. Para may kumpara natin yung pagpo-push up. At saka yung paggamit ng dumbbells lang. Okay. So, sa lower cheese na naman, ang gagawin mo, ganito na naman. Ayan. Ang tinatamaan din yan is yung lower cheese. In decline din na paggamit ng dumbbells. Ayan, ganyan din. So nakita niyo yung paggamit. Ganun din yung tol. Kahit wala kang dumbbells na ginagamit sa bahay. Tapos ang gusto mong tamaan is yung upper chest, lower chest at saka middle chest. Ganun din yung gagawin mo sa push-up. Kung wala kang sariling dumbbells. So ganun din yung pagkakaiba lang doon mga tol. So sundin nyo lang yung tinuturo ko sa inyo. Ang tamang procedure, ang tamang step. Tapos, ang gagawin nyo, kahit pabalik-balik kayo, tatlong set yan. Okay? Tatlong set. Tatlong beses mo pabalik-balikin, bilangin mo isa. About 15 by 15. 15 ka ng, 15 ka ng upper cheese. Tapos ng 15, ulit na lang, ulit 15. Ulit na lang, ulit siya. Tapos, tatlong set yan. Ganon din yung gagawin mo sa middle cheese na push up. So, 15 ulit. Sa unang set, pangalawang set, 15 ulit. Hanggang matapos yung pangatlong set. At the same time, ganon din sa lower push up. Okay? Sa incline push up or decline push up. So, ang tinatamaan is yung lower chest. So, 15 din na bilang ka ng 15. Pagkatapos mo ng 15, another 15. Then, another 15 ulit. Hanggang matapos mo yung tatlong set. So, paulit-ulitin mo lang yan mga tol. Ganun yung tama. So, sinasabi ko yan sa inyo dahil kung wala kayong dumbbell sa loob ng bahay nyo, dapat pwede rin nyo palang gamitin yung step na ito sa pagpupush up. Para matamaan yung upper chest mo, lower chest, at saka yung middle chest. Yun yung gagawin natin. Okay, yun lang mga tol. Maraming salamat sa panood niyo yung araw na ito. Sundin niyo yung mga sinasabi ko. Importante din kasi sa atin yung pag-exercise araw-araw. Huwag natin kalimutan yun. Sabihin na lang natin na kumikita tayo araw-araw ng pera, pero nakakalimutan natin yung ating sarili, hindi na tayo nag-exercise, mahirap din. Dapat kasi pag nag-exercise ka rin, talagang inakma mo rin sa kondisyon ng iyong katawan. Okay? Huwag kayong mag-exercise na sobrang pagod kayo sa trabaho, halos puyat na talaga kayo. Kaya huwag yung pilitin yung iyong sarili. Dapat sundin nyo rin yung pakiramdaman nyo rin yung inyong katawan, kung condition ba yung katawan nyo. Okay? Huwag nyo kalimutan na i-subscribe ang aking channel, Casper's TV. Huwag nyo kalimutan. Tapos, siyempre, i-hit nyo na rin yung notification bell.